Magandang araw mga kasyensyen. Nais nyo na bang matunghayan ang ikapitong kabanata ng aking kwento na pinamagatang Pintig ng Puso? Ngunit kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, ay pakilike lang po ng ating video, pakiclick na rin ang subscribe button at ganun rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Galit na pinunit-punit ni Priya ang pinirmahan ni Young Compliant, ibibigay na sana niya iyon sa kanyang abogado. Ngunit kanina ay tumawag si Isabel at umami na ito ang naglagay ng pill sa kape nila ni Jacob, kaya dalawa silang naapektuhan ng drugs. Umupo siya sa couch at umiyak. Wala pa sino man ang nakakaalam sa nangyari sa kanya. Kahit nang dumating ang ama niya, ay hindi muna niya iyon binanggit. Kailangan din sana niyang magpa-medical check-up para maging ebidensya, ngunit natatakot siya sa kahihiyang aabuti niya. Damn you, Jacob! Isinumpa niya ito kahit inako na ni Isabel ang kasalanan. Hindi niya alam kung totoo iyon. Pakiramdam niya ay ginamit siya ng mag-inang iyon para paghiwalayin si Alvin at Flora. Nang mabigo siguro ang plano ng mga ito na ipakasal siya kay Jacob, ay naisipan niyang daanin sa panlilin lang. Nagring ang kanyang cellphone. Pinahid niya ang kanyang luha para sagutin iyon. Ngunit nang makita niya ang pangalan ng tumatawag, ay mabilis niyang pinindot ang cancel call button. Pang 100 beses na yatang tawag iyon ni Jacob. At kahit ilang beses na niya iyong pinutol, ang tawag nito ay hindi pa rin ito natitinag. Dumating si Arnold, ang kanyang ama. Para hindi nito mahalata na umiiyak siya, ay kaagad siyang humarap sa bintana na kunwari ay nagmamasid sa labas. "Your mom called," anito sa kanya. "Unattended daw yung number mo." Tinignan niya ito. Wala na ang dati niyang number na yon. Pinalitan niya nung umalis siya sa bahay ng kanyang ina para hindi siya nito hanapin. "Bakit daw po?" tanong niya. "Punta ka raw sa ospital. Here, she sent you a text message." Nanginig ang kamay ni Priya nang mabasa ang mensahe. Kabado siya sa kung sino man ang naroon. Si Jacob ang unang pumasok sa kanyang isipan. Grabbing her furs, she rushed to the door. Hindi baling, nang naka-slippers at shirt lamang siya, kailangan niyang makita kung sino ang nakakumpain doon. Sumama sa kanya ang ama at ito ang nagmaneho. Kinabahan siya sa anumang maabutan niya roon, ngunit pinilit niyang patatagin ang kanyang sarili. Ipagdasal niya na sana ay walang masamang mangyari kay Jacob. Na sana ay nagalusan lamang ito o kaya nag-iinarte lang para pansinin niya. It was then that she realized how much she still loved him. Patatawarin niya ang anumang ginawa nito sa kanya basta malaman niyang walang nangyari rito. Halos mangiyak siya na naglalakad siya sa koridor. At naaninag niya ang binata na nakaupo sa bench. Nang makita siya nito ay kagad itong tumayo. He looked so distressed but was so glad to see her. Sa labis na tuwa ay tumakbo siya sa mga braso nito. She cried on his chest as she pounded her feet on his arm. Hindi ito nagreklamo at tinanggap ang lahat ng sakit. "Akala ko ikaw ang naospital," she said in between quiet sob. He held her head and stroked her hair. "Si Daddy, inatake siya sa puso." Gulat siyang tiningala ito at bago pa siya makapagsalita ay may humila sa kanyang braso. Napitiwan siya ni Jacob at isang malakas na sangpal ang dumapo sa kanyang pisngi. When she recovered from shock, she saw her mother standing before her, fuming in anger. "I warned you before, pero kinalaban mo talaga ako.
anito at sinampal ang kabila niyang pisngi. Nang hahalbutin pa sana nito ang kanyang buhok, ay pumagit na si Jacob at niyakap siya ng mahigpit. His back soaking the beating from her mother. It's not her fault. Anito kay Isabel. I put the drug in her drinks. Hindi niya ginusto yun. Kahit luhaan ay sinubukan ni Priya na unawain ang nangyayari. Ibig bang sabihin ay nalaman ni Flora ang naganap sa kanila ni Jacob. Kaya ba inatake si Alvin? Don't pull me, Jacob. Sigaw ni Flora. Paano ka niya yayakapin ng ganyan kung pinagsasamantalahan mo siya? Bigla ay nahalbot ng nakatatandang babae ang buhok ni Priya. Napasigaw siya sa sakit habang pinipilit ni Jacob na alisin ang kamay nito roon. Please, don't hurt her. Nagmamakaawang pakiusap nito. Ngunit hindi binitiwan ni Flora ang kanyang buhok. Maya-maya ay nakarinig sila ng malakas na sigaw ng isang lalaki. Flora! Lumuwag ang hawak ng ina sa kanyang buhok at sinamantala iyon ni Jacob para ilayo siya. Niyakap siya ito at hinalik-halikan ang kanyang ulo. Nang tignan niya kung sino ang dumating, ay nakita niya ang kanyang ama na galit na lupapit kay Flora. Nagulat si Jacob nang bigla nitong sampalin ang dating asawa. Ang lakas ng loob mong saktan ang anak ko. Ani ni Arnold na dinuro ang mukha ni Flora. Ako ang nagpakahirap na palakihin ang batang yan. Niko singay wala kang naibigay sa kanya, kaya wala kang karapatan. Nasaktan siya. At ikaw, anong karapatan mong sampalin ako? Gusto mo idemanda kita? Ganti nito. Gawin mo at kakasuhan din kita sa pananakit mo sa anak ko. Magsama kayong dalawa. Iuwi mo sa Canada yung malandi mong anak na yan. Masyado niyang pinakikialaman ng buhay ko. Priya tears roll as she listened to her parents' argument. Ganun pala siya kawalang halaga sa kanyang ina. Kaya pala, ni Katiting ay wala nang natitirang pagmamahal ang ama nitong si Arnold. Ano? Humarap si Flora sa kanya. Gusto mong makita kung anong nangyari kay Alvin dahil sa inyong dalawa? Kumapit siya kay Jacob. Kung sa ibang babae ay palaban siya, ngunit hindi niya kayang patulan ang sarili niyang ina. Lalo na't parang itong tigre kung magalit. Shut up, Flora. I'll throw you out of the window. Roman growled, then he looked at Jacob. Young man, get my daughter out of here. Susunod na ako. Without saying a word, Jacob obeyed and pulled her away. Pagpasok nila sa elevator, ay muli siya nitong niyakap. Inayos nito ang nagulo niyang buhok nang sabunutan siya ni Flora. Paano nila nalaman? Tanong niya. Later, sagot nito. At nang lumabas sila sa elevator, ay hinila siya nito sa isang sulo kung saan sila makakapag-usap. Kinuhanan pala tayo ng litrato ni Mami nung nakaraang gabi. Nagulat si Priya in bed, Nick. Tumango ito at ipinakita niyon kay Daddy, kaya siya inatake. Tinakpan niya ang kanyang bibig. Bakit? Umiling ito. I don't know. Hindi ko pa siya nakakausap. Probably, her desperate mean to get back at my father. Nasaan na yung picture? I burned it. Don't worry about that now. Kahit papaano ay nakahinga siya ng maluwag. I'm sorry about your father. Umiling ito. It's not your fault, Priya. And please forgive me for what I did to you. I never meant to do that. Yumuko siya at muling lumuha. Kahit alam niyang wala itong kasalanan at hindi pa rin niya ito matanggap. Ayaw ko nang pag-usapan pa. Hinawakan nito ang magkabilang pisngi niya at pinilit siyang tumingala para tignan niya ito sa mata. We have talked about it, Priya. Kailangan kong panindigan ang ginawa ko sa iyo. She cried and shook her head. Tama na, Jacob. Tigilan na natin to. We can't, Priya.
We began this far. "Jacob, don't you see?" she exclaimed. "Mas lalo lamang nating pinalalala ang sitwasyon. Look at your father and look at my mother. Tama na. Ayoko nang makialam. And how about us?" "No more, Jacob. I'm going back to Canada." Umiling ang lalaki. Naluluha na rin ang mata nito. "Please don't, Priya. Not after I be falling this much for you. I decided, and how do you think I am going to go on without you? It won't be hard, Jacob. Isipin mo na lang na hindi tayo nagkitang muli. I can do that. Please. Please, you have to. No." Bigla siya nitong niyakap ng mahigpit. Maya-maya ay narinig niya ang mahina nitong paghikbi. She could believe he was crying. Naramdaman niya ang unti-unting paglambot ng kanyang puso. Ngunit paano nga ba nila maaayos ang gulong ito kung hindi sila maghihiwalay? "Sarah, let's go!" Narinig niya ang tawag ng kanyang ama. Paglingon niya ay tumango ito sa kanya at pumasok ng kotse. She tried to pull away but Jacob held her tighter. "I love you so much, Priya," he whispered in her ear. "I'll be waiting for 8 years to see you again, and I will wait for you again, even if it takes another 8 years. Hindi niya napigilan ang pagtulo ng kanyang luha sa sinabing iyon ng lalaki. Lalo na nang halikan nito ang kanyang labi at saka siya pinakawalan. Naramdaman niya itong lumayo, ngunit hindi na ito nilingon. Masyado nang masakit sa kanya ang paghihiwalay nilang ito. Ikamamatay na siguro niya kapag nakita niya ang sakit sa mga mata nito. "Goodbye, Jacob." Ibinulong niya sa hangin at tinungo ang nakaparadang kotse ng kanyang ama. "Priya!" Nilingon ni Priya ang tumawag sa kanyang pangalan. Nagulat siya nang makita niya ang ina niyang papalapit. Sariwa pa ang ginawa nitong pananakit sa kanya noong isang araw kaya napaurong siya sa takot. Ang ama niya ang humarap dito. "What are you doing here?" tanong ni Arnold. "Ang anak mo ang gusto kong makausap, hindi ikaw." Sumilip siya mula sa likuran ng kanyang ama. Nang umiti si Flora ay batid niyang hindi na siya rito sasaktan. "Come here, darling," anito. "There one's favor that I need to ask from you." Marahan siyang lumabas sa kanyang pinagtataguan at nilapitan ito. "Alis na po kami. Kaya nga, bago ka umalis, makinig ka muna." Naghintay siya at nagpatuloy ito. "Alam ko na ang nangyari. Umamin din sa wakas si Jacob. Tungkol po saan? About that photo. That's why I follow you here. Gusto kong idemanda ang mami ni Jacob sa ginawa niya sa'yo." Napatingin siya sa mukha nito. Masama talaga ang budhi nito. "What if I refuse?" Nagulat ito sandali at saka ito tumawa. "How could you refuse? Ayaw mo bang ipaglaban ang puri mo? Flora, kinausap ko na ang anak natin tungkol diyan," sabad ni Arnold. "Huwag ka nga makialam. Nirape na nga itong anak mo." "Hindi po ako nirape," she interrupted. "Ginusto ko po yung nangyari sa amin ni Jacob." Napadilat si Flora at ilang segundo, hindi nakapagsalita. "You really are a bitch, aren't you? Isipin nyo na ang gusto nyong isipin. Aalis na po kami ni Daddy. At hindi ko na kayo pakikialaman. Hindi na rin kita dadalawin dito." "Good riddance." Without saying another words, Priya turned away at the corner of her eyes. She happened to catch a glimpse of someone standing beyond the crowd of passing people. "Jacob," her mouth formed the words, but no sounds came out. Hindi nga siya namalikmata.
Si Jacob talaga ang lalaking nakamasid sa kanya. "Let's go!" narinig niyang sabi ng kanyang ama. With heavy heart, she looked at Jacob one last time and turned away. Bakit nagpunta pa ito roon? Lalo lamang siyang nahihirapan sa kanyang paglisan. At dito na po nagtatapos ang ikapitong bahagi ng aking kwento. Hanggang sa muli po!